Hello guys! Welcome to Hidegai News Channel. Ngayon, mag-unbox tayo ng isang diorama na Attack on Titan na figure. Ito ay, I think, Ichiban Kuji na binubuo. So, meron isang gustong-gusto ko na buuhin yung tinatawag lumuk na parang nakasabit sila sa wall pero medyo may kamahalan yung ganong line. So, as of now, ito muna yung binuo ko parang diorama na Attack on Titan. So, sa iba't ibang seller ko to pinabili. And as you can see dito sa una kong in-unwrap, ito ay galing sa Ibnarb's Corner. So, marami silang stock guys. Ano? So, give them a follow. Like and follow their page. Ito naman ay mula sa kay Miss Ann Ortega. And ito, sa usual ko na kinukunan mula sa Gnome's box. So, let's go to the unwrapping. As you can see guys na yung nasa likod ito yung binubuo na figure. Kita natin nandyan si Levi, si Eren, si Hanji, si Mikasa at saka yung isa nilang kasama. I'm not sure if si Mick ba ito yung tinatawag yun ng Mike or Mick. So ito yung binubuo na scenario guys. So magsimula tayo kay Levi. So ito guys si Levi. First glance ng box niya. So medyo may damage na ano, pero okay lang naman kasi yung importante yung nasa loob. So like I said, ito ay binili ko mula sa Ibnarb's Corner. Shout out sa kanila. Ang kagandahan sa kanila guys is pwedeng installment basis yung pagbili ng figure. So, ito ay ginawa ko sa installment, mag-down payment lang parang 20% yata and it is good for 2 months or 3 months to pay. Correct me if I'm wrong, pero I think inuunti-unti pwedeng gawing 2 months to pay. So itong si Levi at saka yung si Mick, pinuha ko sa kanila along may isa pang figure ako kinuha at ginawa ko on installment basis. So give them like and follow their page guys para makapag-avail tayo ng ganun. Maraming silang mga figures on hand. So sa natin si Levi. Niya si Levi. Medyo mabigat guys ano yung kanyang upuan. So, nangyari dyan si Levi yung pinaka center. So, meron para siyang ano, parang kanilang sword. So, shout out pala sa Ibnarb's Corner. Meron silang ganito pang pa-freebie. So next guys, ito blues ko lang siya nakuha. And ito binili ko kay Miss Ann Ortega. So si ito, si Hanji, isa siya sa mga pinakamahirap na hanapin. So kahit na medyo mahal yung price niya na for the loose na condition, still binili ko siya guys para mabuo. So siya isa sa mga pinakamahirap hanapin among sa set nila. As you can see, 3.8 price no, para sa loose na figure. So shout out kay Miss Ann Ortega
napakabait na seller, napaka-understanding. Kaya willing siya magbigay ng terms din sa mga buyers as long as a good payer lang. So shout out kay Mang Han Ortega. And marami na rin akong figures na nakuha sa kanya. Si guys, si Hanji ang upuan. I think isa sa mga ano din to, mabilis mawala yung upuan niya. So siya ay na-locate dito sa tabi ni Levi. Pwede na siya maupo dito sa likuran ni Levi. Next guys, itong si Mick. Siya ba talaga to? Hindi naman ito si ano, si Erwin. I think si Mike ito. As you can see guys, mayroon din silang pa-preview ulit. Shout out sa Enorms Corner. Give them a follow guys. Meron din siyang 3D maneuver kit na sa nilalapag sa sahig dun sa ating diorama. So is around sa likuran ni Levi based sa kanilang pattern ng kanilang sahig, parang ganyan yung position niya. Mamaya buuwi natin to guys. Next naman, ito si Eren, yung bida sa Takong Titan, no? So as you can see, it is in MISB condition and pinahunt ko ito via Nong's Box Shoes Toys, diba, pa galing Japan. So hindi na siya ano, no? Usual ko na siya na kinokontakt at saka usually sa kanya ako nagpapahan kasi mayroon din siyang deep knowledge sa mga anime at sa mga bawat parang lines ng mga anime. So hindi masyado mahirap magpahanap ko sa kanya kasi parang alam niya yung kung ano yung pinapahanap. See guys, meron din siyang ODM gear, 3D maneuver gear. So automatic na siyang nakalagay siya pa ng base. And last but not least guys, ang crush ko dito sa Takong Titan. Actually dalawa siyang crush ko dito, pero main crush ko talaga itong si Mikasa. So she is also in a MISB condition and care of, pinahan ko din ito sa Nong's Toys. I think nasa Pilipinas siya as I am making this video. I think mayroon sa mga stocks pang natira mula sa mga live hunt niya sa Japan. So hindi na follow guys, like and subscribe sa kanyang page so sa Facebook. Mikasa, and she is also glued na sa kanyang base. So let's go and assemble.
So yun guys, ang ating Attack on Titan na diorama. So what's my take on this? Para sa akin, napakaganda nitong ganitong line. Siyempre alam naman natin, basta Ichiban Kuji, napakaganda yung pagkakagawa. I love the details ng bawat characters, kuwang-kuwa talaga. And yung scale para sa akin, tamang-tama na. Kung meron tayong mga display cabinet or kung ano man yung pwedeng lagyan natin, napakaganda ang gawing centerpiece ito. And probably if may meron tayong budget and sort of may creativity tayo, diba, magaling talaga gumawa ng mga diorama, pwede siyang gawing diorama guys, ano, lagyan ng background ng ilaw and all. Napakaganda siyang display. Medyo mayroong kamahalan lang ng konti, lalo na sa Hanji na medyo mahirap hanapin. Meron akong nakita ng isang live na parang 3,000 plus pa rin si Hanji kahit naka MISB condition siya. And as you can see kanina, medyo may mahal siya kahit loose. So ganitong line guys, medyo mahal siya. So if you're in a budget, so medyo mag-ipon-ipon lang ng konti. Pero for me guys, napakasulit ng ganitong line. Kung mabuo mo, ano, napakaganda siyang tignan. Like I said, pwede siyang i-display na parang gawin mong centerpiece and lagyan ng mga background and lights. Do I recommend bilhin ito? If you're may budget ka ng konti and if pwede ipon-ipunan, I think pwedeng-pwede siyang bilhin. Pero if you're in a tight budget talaga, I don't recommend na bilhin ito. If doing individual, I don't encourage din. I don't recommend na collect siya individually. Kasi parang kulang ng dating na guys. If individual yung pagkaka-collect. Just like example, kung si Levi lang yung bilhin, parang okay lang kung si Levi kasi parang pwede siyang independent. Pero sa iba, in my opinion, parang hindi siya maganda na i-individual lang, i-collect lang. But if you're medyo may budget tayo and kaya siyang pag-ipunan, then I recommend ito na bilhin. So ongoing pa yung kagustuhan ko na makapagbuo ng MOOC. So pag-ipunan pa natin yun. Once again, shout out sa ating mga binilhan ito, ng Ignap's Corner, Gnome's Toys, at saka si Ma'am Ann Ortega. Give them all a follow, like their page, and follow them guys, yung mga live selling nila. And mga legit and very mabait ng mga sellers. That's it guys for today's unboxing and review. This is Hilig Aino's channel. Start the Hilig and let it be known. And that's everyone.